Pumirma na sa isang joint venture agreement ang provincial government ng Batangas at ang San Miguel Corporation para sa gagawing na Sugbubawan Expressway o NBEX noong 22 ng Marso, 6 na araw matapos ang isinagawang public hearing noong March 17. Ang proyektong nagkakahalaga ng 44.77 billion pesos ay inaasahang mas mapapabilis na ang biyahe mula na Sugbo hanggang Bawan at pabalik ng hanggang 45 minuto na lang mula sa kasalukuyang mahigit kumulang isa't kalahating oras. Ang SMC Infrastructure ang bahala sa disenyo, pagpapagawa, pag-ooperate at maging ang maintenance sa loob ng 35 taong concession period, at malaking bahagi ng kikitain ng proyekto kapag tuloy na itong binuksan ay mapupunta sa provincial government ng Batangas. Alam nyo, nasimulan kong pumunta rito noong 1987. Eh sa kaka-isip ko kung paano mapadali ang biyahe, nilapitan na din si Governor Mandanas, yung magandang lalaki dito. Eh sabi naman ni Governor Mandanas, aba, ako ay may paraan. I-joint venture mo ako at tatapusin kagad natin ito. Kanya lang, eh siyempre, para madala ko to sa mga kababayan ko, kailangan bigyan mo ako ng malaking hati. Kanya itong joint venture agreement nito. This is the first joint venture agreement na papasukan ng San Miguel sa buong mundo na ibinigyan natin ng control, 70%. Sa province of Batangas. Usually po kasi, yung proponent will take the control, 70%. Baliktad po, sabi niya sa akin, para magawa natin ito, para makumbinsi ko yung provincial board at yung mga mayors dito, kailangan for the benefit of the Batangas people. Dahil sa haba ng NBEX, maraming bayan ang magiging kabilang sa proyektong ito simula sa bayan ng Bawan, San Luis, Santa Teresita, Taal, San Nicolas, Lemery, City of Calaca, Balayan, Tuy, hanggang umabot sa bayan ng Nasugbu. Ayon pa rin sa presidente at CEO ng SMC na si Ramon Ang, magkakaroon ito ng kabuuang habang 61 kilometro at mas malaki rin ang matitipid sa oras ng hanggang 2 na lang mula sa 5 papunta ng Metro Manila, at ipinaliwanag niya rin ang mas malaking plano kapag sinimulan na ang mga inilatag na proyekto. Alam niyo mga kababayan, ito pong kasada ito pag nagawa po natin, imbis na 5 oras po ang biyahe at imbis na saksakan ng mahal pag nagpadala kayo ng cargo to Manila, makakat to 2 hours. Tsaka, 2 na po access, yun isa, through Nasugbu, Cavite. Yun isa naman, through Bawan, Batangas City, Star Toll. At yung Star Toll, may dudugtong po yan sa TR4. TR4 is Toll Road Number 4 going to Lucena, SLEX, South Luzon Expressway. Matatapos po in less than 2 years' time. By 2025. At paniwala ko po, matatapos po natin yung TR5 na mapaabot natin ang Batnog yato up to 2028. Can you imagine na loop mo na from Cavite going to Batangas na itugtong mo, may itugtong pa natin ito hanggang Lucena, hanggang Quezon, Kamsor, Sosogon. Aba, eh kung meron lang imagination sana yung mga kasama natin, baka may dugtong pa natin from Sorsogon, Matno to Allen, Leyte. O, di ba? Actually, meron ako sinubmit na proposal ng bridge to extend Matno to Allen, Leyte. Pero I think pinag-iisipan pa nila baka roman, laki masyadong kita eh. Kaya hindi nila ina-approvean. Hahatiin sa 4 na bahagi ang konstruksyon ng NBEX, at ang Section 1 nga ay magmumula sa Barangay Kailaway hanggang Barangay Banilad sa bayan ng Nasugbu ay merong 10.78 kilometers. Ang Section 2 ay mula Banilad hanggang sa bayan ng Balayan na merong 13.03 kilometers.
habang 16.3 kilometers naman ang ikatlong segment mula sa Balayan hanggang sa Lemery. At ang Section 4 na may pinakamahabang segment ay mula Lemery hanggang sa Bawan na merong 20.79 kilometers. Sa lahat po ng mga nandirito na may lupa na dadaanan ng kalsada, pinapangako po sa inyo yung home dadaanan ng kalsada, yung appreciation po ng halaga ng lupa, ay nako, hindi ko alam kung ilang beses o tataas, kung 10 times or more. Bigyan ko po kayo ng example. Alam nyo, nung ginagawa namin yung airport sa Bulacan, ang halaga po ng lupa ron, pag dispan, 50,000 pesos per hectare. Ibig sabihin nun, 5 piso, no, di ba? Ngayon po, ang bilihan ng dispan doon ngayon, 20 million pesos per hectare, 2,000 pesos po. Ilang beses po umakyat yun. Ganito rin po aabuti ng lupa rito pagka nagawa yung kasada. Mas marami pong pumunta rito para ma-enjoy magandang beach sa Karatagan, na Sukbo, di ba? Eh, ang Batangas naman is known to be a tourist destination. Agro-industrial, di ba? Kaya, gaganda po na gusto yung bayan natin. Kaya kung pagtutulungan natin, may bilig agad yung right of way para matayo natin itong kasada. At itong kasada ito, pinapangako po namin na matatapos natin itayo itong kasada ito by April of 2027. Ang master plan po natin dito ay 12-lane, 6x6 lane. Initially, tatayuan po natin yan ng mga 4-lane, pero expandable po yan. Expandable, basta may traffic, madali na po nagkagan yun. Dahil ang tatampakan natin kagad, good for 12-lane. Hindi po natin tatampakan yung good for 4-lane. Ang tatampakan natin, good for 12-lane. Kanya po, madali na po yung expando. Kung gusto nyong malaman ng ilan pang detalye sa sinabi ni Ramon ang tungkol sa iba pang expressway na kabilang sa Luzon Spine Expressway Network na naglalayong gawing 9 na oras na lang ang biyahe mula Bicol hanggang Ilocos Region, at ang mas malaking Inter-Island Bridge Network na naglalayo namang pagdugtong-dugtungin ang mga pangunahing isla ng Luzon, Visayas hanggang Mindanao, meron na akong ginawang magkaiwalay na video tungkol dito. Hanapin lang ang link sa video description sa ibaba. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.